Magaling. Parang stuntman. Buhay ka pa palang hayop ka. Eh, bakit naman hindi? Yung dugo mo tumatapon. Saan? Patayin mo ako, ah! Huwag ka, Arian! Parantado ka! Para sa sarili mo, Dana! Pare, pulisyan. Uy ka na. Tarantado nyo. Napakayaman. Nakatsapa lang siya. Ikaw talaga ang tapang-tapang magsalita pag wala na yung tao. Eh, ikaw kasi, inaut-out mo ako eh. Kung hindi mo ako inawat, nakita mo sana. Okay, let's go. Habulin natin. Ibuhin mo. Ano? Eh, bakit? Para makabawi ka, di ba? Hindi. Nagbibiro lang ako eh. Puntahan natin si boss. Bergman! I think I'm over McAllie right now. Bakit ang tagal mo naman? I got caught in a monster traffic jam. Na-traffic ako. Car traffic? Haven't you heard of air traffic? I keep seeing a lot of aircrafts. Oh, how's the situation down there? Hindi ko yung tawag mo natin ng pera. Kaya bilisan mo. Okay, I'm coming. I'll catch you later. This is the Birdman out. Tama dating mo, ah. Medyo pasensya ka na. Baka may dala kang bakal. Okay. Dala mo pera. Eto, dala ko ng pera. Ha? Akin na. Nasaan ang kargamento? Huwag kang mag-alala. On the way na. Ganun ba? Mukhang malabo usapan eh. Aalis na lang ako. Bob, sandali. Masyado mainit ang ulo eh. Ngayon lang tayo nagkasama. Naniniguro na ako, di ba? Tol, hindi bariya-bariya ang usapan. At hindi tayo naglalaro dito. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung sino ang kalaban natin. Mahirap na. Tama. Kung nagdududa ka sa akin, mas lalo akong walang tiwala sa'yo. Siya nga. Dahil ang tingin ko sa'yo, isa kang pulis. Hmm? Pulis? Yan ang tingin mo sa'kin, ha? Isa kong parat, ha?
Pakinig ka. Huwag na huwag mo akong tatawagin ganyan. Hindi mo ba alam ang pumatay sa kapatid ko isa pa? Kaya matinding galit ko sa mga yan. At oras na malaman ako dito may para. Yari siya. Boss? Ah, dumating na hinihintay natin. Nasaan na? Eh, boss. Huwag kang bubulong-bulong. Ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Kilala ko siya. Pulis ng taong yan. Sa tingin mo ba, hindi ko siya kilala? At ikaw din. Kaya kita pinatawag. Anong ibig mo sabihin, boss? Hindi ako manhid. Alam kong pinagnanakawan mo ko. Matagal na panahon na. Sa madaling salita, sa kang traidor. Boss! Boss! Patawarin mo na ako, boss! Hindi na mauulit, boss! Patawarin mo na ako! Boss, hindi na mauulit! Patawad, boss! Patawad! Masyadong abusado. Hoy, ikaw. Sa palagay mo, nakaisa ka? Ha? Kung hindi na itimbre sa akin ang bata ko si Jimmy, malamang natiklo mo kami. Ha? Kulang ka pa sa diskarte. Mag-aral ka muna. At para makumpleto sa Arsuela, Jimmy. Ayos! Hindi kayo mamagayan? Tarantado ka na kung pamagbiro, ah. Ayip ka. Akala ko nagutas ka na sa akin. Ikaw naman, kailangan pa sa kayo kung ako magnato, eh. Ibang trabaho eh. Gusto mo mag-iba ng trabaho? Parang gusto kong mag-artista. Nalaloko ka na ba? Tingnan mo nga itsura mo. Ano ba itsura ko, ha? Gusto mo mag-artista? Magpaayos ka muna ng mukha mo. Timing mo, partner. Hindi ako. Magaling din silang tumiming. Ligtas na siguro tayo dito. Mga tao. Hayop ka. Eh, bakit naman hindi? Yung dugo mo tumatapon. Saan? Masin kakaliskisan mo muna at amoy mo muna kung baboy ang kadil mo! Ang ina!
Eh, sino mag-aakala pulis yung si Jimmy? Kaya nga eh! Sa nakit ito, kailangan mo ka magtiwala kahit kanino, kahit sa kapatid mo! Siya nga pala, may iba ako. Baka magkaroon tayo ng dilis sa Japan. May grupo na nga po na gusto umiscore ng bansa sa atin. Ha, halos lahat ang bansa sa Asia na nakuha na natin. Pag ang Japan nadali, mas malaking pera. Mas malaking pera ito. Ito na linggo ito. Isipin tayo papuntang Hong Kong, ha? Kaya tapusin mo yung dalawang yun! Yung dalawang barak na yun! Parang hindi parang asong ulol na susunod-susunod sa atin. Mga hype na yun! Ang dami ito! Iraraan pa ko sila! Ano ito? Dadalhin niyo ito kay Franco, no? Nasaan siya? Hindi, Rio. Hindi namin alam ang sinasabi mo. Hindi niyo alam? Pwede ko kayong itong badahil dyan. Saan? Hindi ko talaga maintindihan. Ang sabi niyo dito siya nakakumpayan. Eh, bakit ngayon nawawala? Excuse me, ho. Anong ginagawa ninyo dyan? Nasaan na pasyente rito? Nandun po sa X-ray room. Miss, anong pangalan mo, ha? Matagal ka na ba dito? Sayang, kung walang ko lang magagandang mga nurses dito, noon pa sana ako nag-check-in. Hoy, hindi ito hotel, ha? Hotel? Hospital? Pareho din yan. Hindi mo ako nakita, ha? Pasa naman natin sila. Basta huwag kang magpapalata, ha? Tatanga-tanga yung mga yan, eh. Paggaling ko, pasyal tayo, ha? Ano tayong sine? Ano ibig sabihin nito? Sino kayo? Anong sino ko? Ako si Jim. Yun! Jim! Kung ano, ba't hindi ka sumasagot? Nalampasan natin yung mga gago, no? Sabi ko sa'yo, mga tanga yun, eh. Ha? Hi! Gago! Pumagsak, hindi tila man ang suntok. Huwag kang swapang! Tiraan mo naman ako! Oh, yan! Sa'yo na yan! Gusto mo na ako mamatay, no? Dali! Tago tayo! Alis dyan! Ano alis? Saan mo ako gusto magtago? Ba't kayo nagtatago? Lumantad kayo! Akala ko ba magtatago kayo, ha? Dalawa kayo! Nag-iisa lamang ako! Hindi ba kayo nahihiyan na? Magagaling na pulis! Eh! Akala ko ba matatapang kayo, ha? Para kayong mga pagong na nakatago ang ulo pag natakot! O ano? Lumabas kayo! Ano to ka? Tignan natin kung sino mawawala ng ulo mamaya. Ano ngayon ang gagawin natin, ha? Baho! Huwag kang magsalita na nakaharap dito. O, sige. Ano ngayon ang gagawin natin? Ano? Sa tagal natin magkasama, hindi mo alam kung anong gagawin natin. Tayo na! Sino ngayon ang mukhang pagong na nakatagong ulo? Parang tahong na nakataob. Kung di ba ako dumating, deadpool ka na. Partner tayo, di ba? Ano partner? Hoy, delikado ang lagay mo sa ospital na ito, ah. Kailangan ilipat kita. Okay, sama natin yung tatlong nurse. Sa'yo isa. Puro kalokohan eh. Tayo na. May nakakalap ang mga balita ang mga sources natin. Na dumadag siya ang mga lumalabas na sandata sa bansa. Ini-smuggle sa Asia, lalo na sa Hong Kong. Nag-request ang Hong Kong Police para sa ating pakikipagkooperasyon. Ikaw ang napili kong ipadala para mabuwag ang sindikato at mahuli ang mastermind. Inaasahan ko na malulutas ninyo ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Pero sir, bakit kailangan ako pang ipadala nyo? Gentlemen,
You are looking at a gun, imported recently from the Philippines. A big and well-organized group is behind it. Now, in order to destroy this big gun smuggling syndicate, we are joining forces with Philippine law enforcement agencies. And it's going to be a big challenge for all of us. Ikaw ang first choice ko. Kung iniisip mo ay si Jimmy at ang iyong pamilya, titiyakin ko sa iyo na nasa mabuti silang kalagayan. Now, you are going to Hong Kong. And that's an order. Yes, sir. Diyan ka na pala, kuya. Biscuit, kakain na tayo. Maraming pinamiling pagkain si Mami. Para saan bang handaan? Ano okasyon? Wala naman. Tumawag kasi yung boss mo. Sabi niya, magdala ka raw ng mga ekstrang jacket kasi malamig daw ngayon sa Hong Kong. Alam niyo na pala. So, patispirida na yan. Ayaw mo noon. At least magkikita kayo ni Rita habang nandun ka. Pasalubong ko, kuya. Hindi bakasyon ang punta ko roon. Trabaho yun, ha? Ay, Ray! Ray! Ay, naku, mabuti nalang inabutan kita. Pupunta ka pala sa Hong Kong? Oo. Ay, naku. Eh, baka naman pwedeng puntahan mo na rin si Rita. Etong address niya, oh. At saka, pakiabot na rin yung listahan, ha, ng mga padadala niya sa akin. Matagal na rin kayong hindi nakita ni Rita, di ba? Kung sa bagay, kasalanan naman niya, eh, no? Naku, yung batang yung mula nang nagpunta sa Hong Kong, hindi na sumulat sa akin. Sa'yo ba, sumulat na si Rita, ha? Hindi pa nga ako. Ay, naku. O, sige, may dadaanan pa kasi ako, eh, ha? O, paano, Ray, ha? Yung listahan ko, huwag mong kalilimutan, sige, ha? Sige, bye-bye. Tingin. Wow! Huwag mo isnabi ng mga nakalista. Parang bibli ng buong Hong Kong. Pakinggan mo, kuya, babasahin ko. Color TV, 18 inches. Refrigerator, 2 units. Washing machine. Telephone? Telephone? Mami, pati telephone, pinabibili pa ng Chalani. Diyos ko naman to si Lani, oo. Kung ano-ano pinapabili sa anak. Magpalit ka ng damit mo. Sige, magbibilis muna ako. Talaga bang buo ng desisyon mo na magtrabaho sa Hong Kong? Ayoko sana eh. Pero kailangan. Paano makakapagtapos ang mga kapatid ko sa pag-aaral? Tsaka si Mami, kailangan maoperahan. Kung may magagawa lang sana ako para mapigil ang pag-alis mo. Ray, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nasasaktan ako. Akala mo ba madali para sa akin ang magkalayo tayo? Yun naman pala eh. Eh di dito ka na lang. Bakit kailangan pa mag-abroad? Malaki ang kikitain ko sa Hong Kong. Mas madali ako makakapag-ipon. Pero huwag ka na mag-alala. Susulatan naman kita madalas eh. Ano pa nga bang magagawa ko? Naghaharap ka na ng magandang kinabukasan. Basta, mag-ingat ka na lang doon, ha? Mahal kita, Ray. At kahit saan man ako makarating, sa'yo pa rin ako babalik. Thank you.
How do you find your hotel? It's all right. Did you sleep well last night? Not so much. I miss Manila. Yes. Sir, this is Ray. Ray, my boss. Welcome to Hong Kong. Pleased to meet you, sir. Sit down. Thank you. Alam mo ba, Ray, yung siyaw mo at ako, sabay kaming kumaituate. At nabalitaan ko yung mga accomplishments mo sa Pilipinas. Mga professionals na katulad mo ang kailangan ko sa team. Maraming salamat, sir, sa malaking tiwala niyo sa akin. Pero alam kong marami pa akong dapat matutunan. Humble ka pala. Ayan mo, ipaayos ko agad kay Richard na isyuhan ka ng service firearm para sa mission ito. Thank you, sir. Could you do this to me, huh? We have been partners for so many years. I supplied you with guns. But now you turn your backs on me because of a Filipino. Mr. Lai, we're doing business here, huh? You don't have to be so personal. Your Chinese guns cannot compare with Filipino guns. They are all imported. Lawrence is right, Henry. The Filipino guns are very powerful. They're really good. You guys are playing with me, huh? Okay, my price is high. It's because I got them high. Now you want to destroy a friendship? Listen, by 1997, Filipino guns are out of here. It's because the Chinese won't allow them here. And then you'll come looking for Henry. Don't you know what you guys are doing? Henry, we have no choice. That's right. They are very dependable. And one more thing, their price is cheaper. Okay, you guys listen to me first. If I lower the price of my guns, do we still have a deal going? Then I can consider it. Just cut the bullshit. I'm not wasting any more time. I'm getting out of here. All right. Shoot. Hi. Hello. Hey, boss, so how did your meeting go? Lawrence and Thomas are dumb bastards. No friendship at all. And just for that, I'm going to teach them a lesson they'll never forget. But I don't understand. If they don't get their guns from me, they won't get it from anybody else. But we don't know who the Filipino boss is. I don't care who he is. His guns won't reach the market. In other words, we'll hijack. I'll see what I can do about it. Ano yun? Ganun na. Hindi niyo ba ako kilala? Kahapon lang ho. Eh, paano mo naman nakuha yung address namin dito? Binigay ho sa akin nung mother ni Rita. Asya nga ho pala. Nandiyan ba si Rita? Wala ho eh. Umaliso yata. Pero kung mayroon ho kayong message na ibigay para sa kanya, ibigay na lang po ninyo sa akin at ako nang bahalang magsabi. Ah, ganun ba? Ah, eto. Padala nung mother niya. Mga shopping list yata. Ah, opo. Sana eh, kukumustahin ko lang siya.
Ano yung pakisabi sa kanya, mga dalawang linggo pa ako rito? Apo. Ah, eto pa. Diyan ako naka-check-in sa hotel na yan. Ah. Baka sakaling gusto niya akong tawagan. Ah, sige ho. Sabihin ko po sa kanya. Ah, sige ho, Chanina. Okay, salamat. Ray. Oh, sige. Ingat ka ho. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, medyo masama lang ang pakiramdam ko eh. Abay, break ka muna sa set mo. Mahirap naman pero sa'yo natin. Baka kung ano pa mangyari. Gusto mo pa samahan kita? Charlie, Charlie! Hindi na, ako na lang kaya ko. Oo. Ay mo? Good evening, sir. Good morning, Aling Nena. Oops! Ay. Aling Nena, pag-alalaan niya sa taas. Masama lang ang kanyang pakiramdam eh. Oo. Bakit? Bakit? Sweet dreams, ha? Catch you later. Bye. Ano bang nangyari? Ay, naku, Chang. Pagod lang ako. Oh. Ay, alam mo na. Maga na kasi ang uwi mo, eh. Oo nga. Napagod lang naman ako ng konti, eh. Ang kamabuti pa, ikuha mo na lang ako ng tubig, ha? Oo. Oh. Oo, sige na, sige na. Oo, oh. Oo, ako nang bahala. Ako nang bahala. Oo, oh, sige. Oo, sige na. Sige. Kaya ko. Ingat. Hey, could you move your car? Excuse me, sir. Don't call me sir, just relax. Why are you dressed up like that? Oh, so people will not know that I'm a police officer. I'm doing this for your own protection, you know. Ah, I understand. Recently, Hong Kong gangsters preferred to use Filipino guns. They don't want to use guns that are made in China anymore. And because of this incident, Chinese gun smugglers are angry. They think that the Filipinos are taking over and soon they'll be out of business. That's the first step. Ah, my boss Henry Lai is also mad at them, and he wants them killed. What do you want me to do, sir? The two gangs must fight each other. That's easy, sir. Thomas and Lawrence bought only Philippine guns. They don't care about Henry Lai. So I'll secretly hijack their guns, and they'll suspect Henry Lai did it. And I know what will happen next. Henry Lai will get mad, and soon they'll be killing each other. Ah, I swear, sir, if you were not a cop, I bet you could be a writer. And a good one, too. Stop joking me. Don't forget that you're undercover. You have to be careful. Ay, nako, Rita. Eh, napapansin ko nitong huling mga araw, medyo bumabagsak ang katawan mo. Ano ba? Nako, pag-ingatan mo iya ang katawan mo, mahirap na kung magkasakit ka. Alam mo, mayroon akong sabihin sa'yo. Mm.
Alam mo, may bisita ka kahapon. Sino? Si Ray. Si Ray? Bakit ngayon yun lang sinabi? Eh, masama ang pakiramdam mo kagabi. Kaya, minabuti ko na ngayon ko sabihin sa'yo. Paano niya nalaman dito ako nakatira? Eh, ayan, padala ng mami mo dyan. May pinabili siya dyan. At ito naman, bigay ni Ray. At kung gusto mo raw siyang makontak dyan, sa lugar na yan. Shipment natin, hinahidak ng grupo ni Mr. Lai. Si Mr. Lai ginawa sa akin yun? Ang lakas naman ng loob niya para katalunin ako. Kit Franco the Birdman ginawa sa akin yun! Dahil lugar niya! Akala magagawa niyang brother, kontakin mo lahat ng iskor ng armas sa atin. Parating niyo sa kanila, na huwag niyang iskorin ang armas na nawala sa akin, ha? Parating niyo! Oh, boss. At yung dalawang may kagawin to. Siguruhin yung may mangyari sa kanya! Oh, boss. Oh. Kailan pagbayaran nila ito? Ang lalakas na loob, ha? Ano ba yung tayo? Let's go! Siya! Pati ikaw! Ah, here it is. These are the two men behind the Hong Kong-Manila arms connection. Oh, I know them. These two guys? In fact, I was looking for them in Manila. These guys, I'll tell you, they're a big problem. There's a big crime wave in Hong Kong today. Killings, robberies, you name it, we have it. You know what? It's because of these guys. It's what they do. They bring in a lot of guns. The recent spate of robberies that hit Hong Kong involving high-powered firearms are caused by these two men. However, I believe that we're up to something very, very big. An Interpol agent of Hong Kong is within their organization. And I believe you know that person. Yeah? Who? Your partner, Yvonne. Yvonne? Ray? You. Me too. How are you? Fine. Did you get my letter? Yes, I did. But I didn't understand the meaning. It's okay. That's my secret. Oh. Mr. So, the biggest buyer in Hong Kong, who is also connected to Franco? That's right. And tomorrow afternoon, we're meeting Mr. So in Van Lin's house. Good. I'll be there to back you up. Mm-hmm. Nice job, Mr. So. Listen very carefully. I want you to set up a meeting for a transaction this Saturday.
Yes, then I'll do the rest. Okay. Rest assured that I won't forget this. Where are the guns? Have you forgotten what my boss told you? If you wanted to do business with him, you gotta trust him first. You're a smart guy, huh? You can be trusted with his guns. Your boss is lucky to have you. My boss provides me with everything I need, you see. He really takes good care of me. I have no complaints at all. I want you to work with me, you know that. Because I think you deserve more. I'm sorry. You see, I'm loyal to him. There's no way in the world I could betray him. Good boy. All right, then. Let's finish the deal. You forgot to steal my merchandise, huh? And you think you can get away with it? Do you think my contact would buy it knowing it came from Franco the Birdman? Would you dare buy it, Mr. So? You're a traitor, Mark. And traitors are to be eliminated, right? Follow me. I want you to dispose of them. Him to meet me at the lobby. Yes. Okay, 5 p.m. Okay, thank you. Lovely Rita. Hi. Rita May. Oh, kumusta ka na? Okay na ba pakiramdam mo? Okay na daw ako, sabi ng doktor. Oh? Pero good? Kailangan ko pa ng konting pahinga. Tama. Why don't we go out tonight? Kumain tayo sa labas. Hindi ba yung spice crab paborito mo yan? Papakainin kita noon, ha? Oh, ha? Okay? Kasi may ibang lakad ako ngayong gabi eh. Gusto ko sanang mag-shopping. Shopping?
Tama-tama. May nakita akong nabigyan nito sa klase. Olig kasi niyata ang tatak nun eh. Bagay na bagay siya. Pero kailangan sumama ka para maisukat mo. Pa, bibiling ko para sa'yo, okay? Hindi, oh, hindi, hindi. Hindi. Kasi gusto ko sana mapag-isa eh. Kung okay lang sa'yo. Oh, what can I say? Your wish is my command. Alam ko na ba't ayaw ko isama? Dahil ko kontrahin ko yung magusto mo. Well, this is Hong Kong. Go ahead. Chop until you drop. Gamitin mo lang yung gold card mo, ha? Okay. Try to beg early. Oops! May nakalimutan ka. May nakalimutan ka. Bago ka lang. Ang balita nga ng mami mo sa amin, malaki na raw ang pangalan mo dito bilang isang singer. Sa tingin ko ngay, mukhang nakakangat ka na. Kumusta na si mami? Ang mga kapatid ko? Mabuti naman ang lagay nila. Tuwan-tuwa nga mami mo eh. Dahil malaking tulong tayo yung pinadadala mong pera sa kanila buwan-buwan. Salamat naman kung masaya sila. Ayaw pang umuwi muna ng Manila para magbakasyon. Mukhang kailangan mo ng pahinga eh. Hindi pa pwede, Ray. Paano naman ang trabahong may iwan ko dito kung magbabakasyon ako? Sayang naman ang pera kikitain ko. Hindi lahat ay pera. Isipin mo rin ang pamilya mo. Namimiss ka rin nila. Mas importante pa ba sa yung trabaho mo kaysa sa kanila? Importante kay Mami ang perang pinadadala ko sa kanya. Ako? Hindi ako importante ron. Mahalaga ka rin sa akin. Mahalaga rin sa akin ang trabaho ko rin. Malaki nang ipinagbago mo, Rita. Hindi na ikaw ang dating Rita na nakilala ko. May problema ka bang tinatago sa akin? Wala akong problema, Ray. Please, I'm sorry. Kailangan umalis na ako. Huwag mo na akong tatawagan, ha? Ito nang huli nating pagkikita. Anong ibig mo sabihin? Tama ka, Ray. Hindi na ako ang dating Ritang nakilala mo. Ray, mabait kang tao. Sana'y makahanap ka ng mas bagay sa'yo. Tomorrow at 10 in the morning, the deal goes down in Saikung. What if your identity is discovered by Mark? Don't worry, I can handle it. Okay. Good luck. I'll just wait for your signal before we move in. Okay, bye. Hurry!
Let me see that. Keep still. Ang ibig mo sabihin. Pagtubayan, ganawa ng Diyos. Susi, alipin ko. Pwede ko ba makausap si Rita? Eh, sabi nang wala siya, eh, umalis. Tanena, alam ko may tinatago kayo tungkol kay Rita. Pwede ba sabihin niyo sa akin kung ano yung problema niya? Magdapat kayo sa akin. Ray, mabuti pa umalis ka na at huwag mo nang alamin! Rita! 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 Rita, buksan ang pinto! Rita! Pabayaan niyo ako! Rita! Rita! Diyan na, susi! Iwan niyo na ako! Ano niyo, susi? Ano pa lang, susi? Ano, susi? Rita! Rita, buksan mo! Rita! Pabayaan niyo ako, Ray! Rita! Susi! Umalis na kayo! Rita! Ano bang nangyayari sa batang ito? Rita, ano bang nangyayari sa'yo? Lumayas kayo dito! Hindi ko kayo kailangan! Rita, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Ray. Kailangan mo ng tulong. Hindi! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Hindi ko kailangan ng tulong na kahit na sino! Hindi! Kailangan daligtas sa ospital. Janena, tumawag kayo ng ambulansya. Opo. Sinabi ko na lumayo kayo sa akin. Iwanan niyo na ako. Hindi ka ba? Okay. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Pero makinig ka muna sa akin. Natatanda mo ba? Nung bata pa tayo, hindi ba kapag may problema ka, o kapag may umaaway sa'yo, sa akin ka tumatakbo. At pagkatapos, bawala na problema mo. Bakit ngayon, nagbago ka na? Dahil ba sa malaki ka na? Dahil ba sa may pera ka na? Alam ko na kung ano ang nangyari sa'yo. At masyado ko nasasaktan kapag nakikita kitang ganyan. Halika, sumama ka. Wala kang dapat katakutan, kahit sino. Dahil nandito ako. Iha, kumusta ka na? Ano na pakiramdam mo?
Ray, patawarin mo ako. Hindi kita sinisisi sa anumang bagay. Ray, layo mo na ako rito. Ayoko na sa impyernong lugar na to. Hayaan mo. Oras na matapos ang misyon ko dito. Isasama kita ng Maynila. Ayoko sa Maynila. Ray, huwag sa Maynila. Kahit saan. Sa Amerika, sa Europe, pero huwag sa Maynila. Ray, please. Pero bakit? Nandun ang pamilya mo. Hinihintay ka nila ron. Ayoko makita nila ganito ang kalagayan ko. Hi. This is for you. Thank you very much. That's so lovely. How about those? Oh, this is for Rita. She's also here. She's in Hong Kong? What happened to her? She got hooked on drugs. She's serious? I think she'll be okay now. How about you? I'm much better now. Look at this. Remember? Yes. Now I know the meaning and the value of that pendant. It has much meaning. It's like love. If they're apart, the heart is broken. But when they are joined together, the heart becomes one. You better go. Rita is waiting for you. Ray? Do you love Rita? Maybe. I don't know. But we've been good friends since childhood. We fell in love. But things are different now, since she left for Hong Kong. And now I treat her like a sister. But what happened to her is really sad. Because she has no relatives here. And I suspect that she's being controlled by someone. Do you know the people behind it? No, not yet. Let's go see her. No, you better rest, okay? Excuse me, sir. Can I help you? Yes, please. Where's the patient here? Oh, I'm sorry, sir, but they just left this morning. Ikaw! Ano to? Para kulang sa'yo. Lahat ng kapritong mong binigay ko, di ba? Ang pamilya mo binubuhay ko. Pati miso mo sinagot ko. Alam mo, masisigmura akong lahat eh. Mapunta ka sa Kano, sa Negro, sa Hapon. Kahit na tululaway. Pero sa Pigoy, kalaban ko pa. Bakit mo kinaka nito, ha? Bakit? Alam mo ba pag nagkaanak kayo noon, anong tatawagin yun? Ha? Dahil Pigoy ang tatay, ang anak nyo, siyempre, biik. Alam mo ba pag nawala ako sa'yo? Mamamatay ka sa giyang. Kasi, drug addict ka, di ba? Gigiyarin ka pag nawalan ka na supply ng gamot. Dahil, drug addict ka, hindi ba alam yun? Drug addict ka! Tama na! Oo, addict ako! Pero itong tandaan mo, Franco, tatakas ako sa impyernong pinaglagyan mo sa akin. Kahit ikaw
mamatay ko man. Bakit? Ay, sa lalaki yun! Dahil sa parang man! Hello? Ha? Huh? Si Rita? Ha? Hoy! Bigoy, pakinig ka mabuti. Kung talagang gusto makisos sa akin, Rita, pumunta ka rito at kunin mo pati. At dali mo para abutan mo siyang buhay! Dinagakan at i-injanin mo na ako eh. Nasaan siya? Ito, upa. Ray, hindi ka na dapat pumunta rito. Umalis ka na. Ang sakit naman noon, parang pag-amin yung mas mahal siya kaysa akin. Oh. Alam mo, Ray, bilip ako sa'yo na naiinis ako. Bilip ako sa iyo kasi ang lakas ng loob mo para pumunta rito. Para lang iligtas yung love of my life. Ha? Para bang makakalis ka pa ng buhay rito. Nainis naman ako sa iyo dahil binubulyaso mo ang racket ko. Alam mo, Ray, may maganda ako sa Jesus sa iyo. Ba't hindi tayo magkaisa? Para pare-pareho naman makinabang. Pinapangako ko sa iyo, hindi ka na magbubuhay pulis. Hindi ka na magkukuto. Ano? Ako naman na may sasabihin sa'yo. Pakawalan mo siya. At sumuko na kayo. Boss, bakit hindi mo pagbigyan ng taong yan? Sige na. Alam mo, May, nawala lahat ang pagkana ko sa'yo. Akala ko ba may utak ka? Gusto mo itong babae? Oh, yan o. Iyok-iyok na siya, Kuya Ray! Pakinabangan mo siya, hindi. Problema mo na yun. Franco! Matagal akong nagtitinagyan ng bahay na ito! Wala kang puso! Wala kang puso! Hayop ka! Hindi ko na kaya ang tising-tingnan ang ginagawa mo kay Rita! Hayop ka! Kailangan labanan mo. Pareho tayong nalabas dito ng buhay. Ray! Magkita lang tayo sa Maynila! Kung buhay ka pa! Hasta la vista, Bigoy! Salita ng ganyan. Hindi tayo pumabayaan ng Panginoon.
Hanggang dito na lang ako. Hindi. Dadaling kita sa ospital. Makikinig ka sa akin. Makikinig ka sa akin. Pangako mo sa akin. Perang natabi. Gusto ko makarating to sa pamilya ko. Pangako mo sa akin, Ray. Pangako mo sa akin, hindi nila malalaman nangyari sa akin dito. Ray, gusto ko malaman mong ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko. Going to the airport? I can give you a lift. Yvonne, you're still weak. You don't have to drive me to the airport. I'm okay already. I want to go with you. Please. Well, it's up to you. It's all right. Get in. Teka nga pala, sino sabi siya yung gamitin mong kotse ko? Sabi ni Mama, okay lang. At kailan naman nagkaroon ng karapatan sa kotse ko ang mama mo? Hindi mama ko, mama mo. Dahil pag mama ni Lucy, mama ko na rin. Pasalamat ka nga, kung hindi dahil sa akin, walang mangangalaga nitong kotseng ito. Alagang-alaga ko ito sa linis, ha. Kulang na nga lang, ikabibig sa pagtulog. Saka hindi lang naman ako nakikinabang dito. Talaga masyado kang tuso, kaya ibalik mo na itong kotse ko. Mabuti pa kaya, ibenta mo na lang sa akin itong auto. Pero huwag masyadong mahal, ha? Saka hulug-hulugan ko, ha? Hoy, nananaginip ka ba? Kung nananaginip ako, ibig sabihin tulog ako. Pag tulog ako, babangga tayo. I've never seen him before. He's very funny. Oh, I'm sorry, I forgot. She is... Oh, kilala ko na siya. Siya si Yvonne, di ba? Siya nga pala. Ako si Jim, dating pulis na body-body ni Ray. At alam mo ba kung ano ang tao sa akin dito? Mayabang, di ba? Marunong ka ng Tagalog, ha? Konti lang. Turuan mo pa ako. Alam mo, Jimmy, itong si Yvonne, nagtrabaho ng 2 taon sa NBI. Naging partner ko siya. Naging maganda samahan namin. Pagkatapos nun, bumalik na siya ng Hong Kong. Isa malas ko naman, ikaw ang ipinalit sa kanya. Buti, wala akong mas man sinabi. Sanay na pala siya, hindi ko alam. Di bale. Okay lang. Kaya sa susunod, yan bunga nga mo. Ingatan mo kapag may kausap ka mabahe. Maingat naman ako, ah. Lalo na kung kasama ko utol mo. Hoy, ulol, huwag kang masyado seryoso sa utol ko, ah. Bata pa yon, saka hindi po siya kayang buhayin. Anong hindi? Hoy, mag-aartista ata to. Oh, inatake ka na naman ng yabang, ah. Ikaw ang taong wala kang kabilib-bilib sa akin. Hindi pa sinabi ko siya noon mag-aartista ako. Oh, nakakita akong producer. Gagawin akong bida. Huwag ba, magmaneho ka ng mabuti. Nag-resign na ako, kaya pag nagsimula ang shooting namin, panoorin mo naman ako, at isama mo si Yvonne. Kung meron akong oras. Hindi. Wala kami panahon. Ah, sa wakas, makakakain na rin. Well, how does it feel being back?
Has anything changed? I'm happy to be back here. It's been a long time, but it's still the same. Ray, Yvonne! Sa bahay na ito, anak na ang tawag sa akin. Bakit? Araw-araw ka pa nandito sa bahay? Hindi naman. Mga tatlo, apat na beses lang sa linggo. Anak? Huh? Ma? Oh! Mama! Ray! Ma! Huh? Oh, kumusta na? Mabuti. Oh, ikaw, Yvonne, kumusta ka na? Mabuti. Kayo? Mabuti din. Long time no see, ah. Ang tagal mong hindi pumunta dito. Ma, busy yan sa Hong Kong. Kaya yan nandito dahil may tatrabahuin lang kami. Ah, that's nice. Oh, halina kayo. Lucy! Please come in. Lucy! Kuya! Salubong ko. Nando sa kotse, mamaya. Hi, Ate Yvonne. Welcome back. We missed you. I missed you too. Halina kayo sa loob. Lucy, saan ba? Teka. Ikaw bimigalit sa akin, ha? Talaga? Hindi ba may usapan tayo kagabi? Ba't hindi ka nagpakita? Ginawa mo akong tanga. Ayun ba? Halika nga rito. Pag-usapan natin. Boss, may balita ako para sa'yo. Dumating na si Ray galing ng Hong Kong at kasama pa yung parak na babae. Yung umonsi sa atin. Talagang ayon nila akong tantanan, ha? Pag nandun na sila, ipapakita natin sa kanila kung ano talaga ang Filipino hospitality. Boss, mukhang magandang binabalak mo para sa kanya. Hindi talagang galit ko sa pigoy na yun. Pinakialaman niya na rakit ko! Pati pala babae ko siya ang dating inete. Kaya pagdating nila doon, paglalaruan natin sila. Para tayong mga tigring na mimiesta si Taka. Tingnan natin, Ray! Tingnan natin. Steph! Oh, kumusta? Dumating na ba si Ray? Oo, kanina lang. Ah, mabuti naman kung gano'n, kukumustahin ko sana. At saka tatanungin ko kung nagkita sila ni Rita. Alam mo, nakatanggap kasi uli ako ng cheque mula doon sa anak ko eh. Asan siya? Oh, eto na siya. Oh, ayan na pala si Ray eh. Kumusta Ray? Kumusta ang biyahe mo? Mabuti naman ho. Oh, nakita ba kay ni Rita? Nabigay mo ba yung pinadala kong sulat, yung listahan? Kasi alam mo, sira na yung refrigerator namin eh, matagal na eh. Kasama ito sa mga billing ko sa kanya, yung stereo, yung television, tsaka yung iba pang mga kasangkapang kailangan namin sa bahay. Tatanungin ko sana kung kailan niya maipadadala. Sorry, oh. Hindi na kami nakita ni Rita sa Hong Kong. Masyado kasi akong busy sa mga schedules ko, eh. Hindi ko tuloy na ibigay yung mga ibinili niyo sa kanya. Pasensya na kayo. Ganun ba? Hindi, bale. Susulatan ko na lang si Rita. Kukumustahin ko siya. Itatanong ko na tuloy kung kailan siya babalik. Alam mo, miss na miss na kasi namin siya eh. Pero di bale, sa sulat ko na lang tatanong sa kanya mga bilin ko. O sige, alis na ako ah. O paano? Tess? Oh. Okay? Sige. Bye-bye. Bye-bye. Anak, simula nang dumating ka, napupun ako. Mayroong bumabagabag sa sarili mo. May problema ka ba? Wala ho. Anak, huwag kang maglihim sa akin. Anak kita, kilala kita. Hindi ba kayo nakita ni Rita sa Hong Kong? Talaga bang hindi kayo nakita? Anak, magdapat ka sa akin. May nangyari ba kay Rita? Oho. Anong nangyari? Patay na siya. At ang masakit ito,
Hindi ko man lang siya natulungan. Ngunit, bago siya namatay, pinasumpaan niya ako. Ayaw niyang malaman ng pamilya niya ang nangyari sa kanya. Dahil ayaw niyang masaktan sila. Okay, ready, ready. Okay, quiet level, quiet, quiet. Okay. Roll camera. Rolling. Action! Go ahead, punk. Make my day. Ano, maling ginagawa mo eh. Bakit mo sa akin tinututok yan? Hindi mo pinagbubuti yung pag-arte mo eh. Cut, cut! Action! Itiwan mo ako! Huwag ka nagigilos sa basma! Ano ba? Babang ang baril mo! Gatat! Bango, sino ba kumuha ng artista ko to? Isang gagot ka lahat eh. Ano, ano ko ba? Kanina ko ba? Simple kasi na, hindi mo matapos. Napakatanga mo! Pwede na! Ha? Huwag na kayo sumali kung ayaw niyo masaktan. Ano gagawin natin? Ang baril mo! Asan? Aka na muna! Oh. Huh? Hmm? Jimmy, sakay na! Huh? Okay! It's a setup for us. Yes. It's so quiet. Paano yan? Nandito na tayo. Tama-tama ang dating nyo. Dahil malapit na ako mainip. Malapit ang kumulo dugo ko. Dahil inaasahan ko itong pagtatagpong to. Matagal ko na rin hinihintay ang pagkakataong ito. Sumuko ka ng mahusay. Ang kulit talaga nito! Sinusundan-sundan mo ako. Magmula Manila hanggang Hong Kong. Tapos magmula Hong Kong, inaamoy-amoy mo yung tubo ko pabalik ng Manila. Kung pumunta kaya ako ng Japan o Amerika, masundan mo pa kaya ako, ha? Hindi na kita paabuti pa doon. Dahil tatlo kayo at napapaligiran nyo kami, ganon. Dapat dito pakalbo na eh. Parang sumuko na kayo! At napapaligiran ko kayo! Tignan natin. Dahil visitor namin kayo, kaya may pasalubong kami sa'yo. Eto! Pakan na natin itong mga ito! Paglaruan muna natin ito bago natin timbukin na. Sige, paikutan natin! Ikaw talaga. Ah!
Umuusa ka pipilis na bilis! Kailangan mag-iwalay tayo para madiskarte natin sila. Maawa ka naman. Wala akong baril. Gusto mo na akong mamatay? Pagkasama kita, baka para ulit tayong mamatay. Paano yan? Kailangan kumuha tayo ng paraan para magkaroon ako ng baril. Ha? O yan, mamili ka na ng baril mo. Thank you, ha? Thank you. Kapag tayong putok, ang dami kong kargada. Pag naubos, magduraan tayo. Peste naman, ngayon pa ako nawala ng baril. Baril, kailangan ko ng baril. Asa naman baril ng taong to? Ha? Wala ng bala. Bala, bala, bala. Ito. Ha? Pati isa lang. Ano ba yan? Bahala na. Nice try, huh? Pero palpak! Paano kayang gagawin ko? Iisa na lang ang bala ko. Kailangan mong sumablay. Ay! Kabahay natin, ha? Pero, naikwento ba niya sa'yo bago siya namatay na mas magaling akong himakay kesa na mas magaling akong hinite dahil hayop ako rumimati pa? Alam mo, Koyang, ha? Kung hindi ka lang pigoy, dapat magkaibigan tayo para maturuan kita kung paano siya sakyan uli pag nagkita kayo sa impyerno. Tuturo ko sa'yo kung paano, ha? Itututok mo muna ng ganon. Tapos yung ship mo! Tapos siya mo ng water gun! Tapos, ayun na! Ah!
tama. Ang init ah. Sige, ituloy na natin. Dahil tapos na maligay ang araw mo. Marami ka nang umilasak na buhay. Ngayon na ikaw naman magsisisi kung bakit na buhay pa ako. Dahil hindi ako titigil hanggang hindi ka nakabaho sa lupa. Ano, Bigoy? Dalawa ng tama ko, nagtiyampan mo lang dahil di mo ako nabuhal. Ha? Ang bilis mo umilag ngayon. Tamang netis na yan. Ano? Lumabas ka. Pakita mo, pindin mo ang bahay mo. Ha? Oo, oh, ang tamis ng dugo ko. Palagay mo, may diabetes ako. Bakit yun? Marami kayong bala, ha? Ako naman maraming alam na diskarte. Okay, tingnan natin kung sino mas magaling. Hello! Mga kuya! Hey! Wala nang bala, ha? Ayaw mong mamatay! Kita sa'yo, isang sorpresa.
Kung ayaw mo sumunod ko sa unang montasyo, lumabas ka! Franco! Akong kailangan mo titisibon! Huwag ka magdago sa likod ng babae! Pakawala mo siya! Don't do it, Red! Don't listen to him! Tama ka ba? Lalabas ka ba o habang panahon mo kukusisin? Nakihala mo tayo babae ito! Dahil nagtago ka, at nagbakan mo tupo! Ano, Bigoy? Nainip na ako! Lumabas ka na! Ray! If you come out, he's going to kill us both! Born. I've already lost Rita. I can't afford to lose you too. No! Ray! Please! Don't do it! Ray! Ah! Nawawala na tama ko. Nagiging normal na ako. Pati pasensya ko, nauubos na. Kaya bahala ko na sa bata mo! Ubusan sa sasaktan! Lalabas na ako! I'm sorry, Yvonne. Do you remember the message on your pendant? That we will never be apart. I love you, Ray. Franco, gawin mo na ako ng gusto mo. Alam ko sa puntong ito ay paliwala sa'yo kahit magmakaawa ko. Pero nagmamakaawa ko. Pakawala mo na si Yvonne. Sa'yo lang ako nang makaawa ng ganito. At gagawin ko kahit anong gusto mo. Ang magiting na parak, nagmamakaawang parang pulubi. Alam mo, Bigoy, bilib ako sa'yo. Isa ang panlasa natin sa cheeks. Isa ang panlasa natin sa cheeks. Ha? Pati amoy. Parang trip ko rin to. Tapos yung dugo, ha? Parang medyo betis din. Trip ko siya. Pwede natin makatiyan eh. Pero gusto ko gumapang ka magmula dyan. Dito. Sabi mo sa akin na duwag ka, panis ka. Nawala ka kay Franco. Sabi mo! Ray! Don't listen to him! Franco, if you will kill us, then do it now! Okay, if you don't want play it. With us! Okay, if you want that, o rito bata mo gusto na mahunan to! Ano, pagbibigyan mo nito! Huwag, Franco! Gagawin ko ng gusto mo. Good boy! Nawala nga ibang siya. Easy. No! Teka mo na! Jimmy! Isa pang gustong magpakamatay, ha? Tingnan mo nga nangyari sa mukha ko. Paano pa ako mag-artista? Kaya si Yvonne, bitawan mo. Kung ayaw magkaganito ka. Okay. Mas mabilis ka po ba sa baril ko? Ha? Jimmy! Jimmy! Alam mo lang ito. Alamin ko lang kung hanggang saan ang pala niya. Huwag mong gawin niya. Ipapapatay ka na ba? Kung hindi natin gawin ito, hindi natin maliligtas si Yvonne. Jimmy! Sige! Tapos natin sila. Salamat sa tulong mo. At nailigtas siya. O paano? Hanggang dito na lang ako. Ha? Jimmy. Para ka ng isang kapatid sa akin. Thank you.
Did you mean what you said back there? Yes. Every word of it.